mga tol, today is the day na kukunin natin yung isa sa inaasam-asam din nating motor. Ayan, Kawasaki, Makati. So let's see kung maganda nga ba talaga yung motor na yun at kung yun na talaga yung kapalit ni Deco. Pero tingnan natin. Alright, Wheeltech, Makati. Let's go! Kunin natin motor, ang bagong CX-6R 2024. Ngayon lang makita nito personal at I can say talagang iba nga rin, no? Nung una kasi medyo duda pa ako sa headlight, eh, yung bago eh. Pero ngayong personal, I can say okay naman. Pwede na pala talaga. Tapos ito, winglet siya sa gilid. May pasukan pa ng hangin. Ano pa bang bago dito? Ito. Semi-floating disc na rounded. Hindi na yung flower type. LED na rin yung signal light. Ayan, syempre ito. Yung pinakagusto ko. TFT panel na siya. So, katulad na siya ng mga bagong release sa ZX. Katulad ni Deco natin, diba? Pero yung cockpit niya, overall, katulad pa rin naman ng lumang model. Sa likod, wala rin masyado nagbago, yung gulong lang naging ano na to, Diablo Rosso yung version 4 nila. Ang sabi lang, nabawasan siya ng horsepower compared sa lumang model, pero mas in-improve naman nila yung low to mid-range power nito, so mas maganda siya kung tutuusin kung dito lang kayo sa city, diba? Mas malakas yung hatak. Ang pinaka ano ko na lang sa kanya is ano, sana lang ginawa na nila ito sa akin may auto flip para kompleto sa kadasa talaga. Kasi once you go auto flip, you'll never go back. Pero let's see mamaya pag try natin siya kung maninibago ba talaga tayo nung walang auto flip. Yan. At sa kasalukuyan, ano to sir? Activated ba or reactivated pa lang? Umaandar na pala to. Alright, yun. Maririnig na natin mamaya yung unang start na ito. Yun o, so ito dagdag na rin natin sa vlog natin yung bagong ZX25R. Hindi ko lang sure kung anong tawag nila sa color combination na to. Pero okay rin eh o. Parang bago sa mata. Hindi lang yung laging green and black. Actually ito nga yung black standard. Ito yung SE. So far, halos ganun pa rin naman yung functionality niya. Quick shift, auto bleed, traction control, power modes. Pero itong bago na kasi naka-TFT na rin siya yun. Hindi katulad sa kay Deco version 1 natin, di ba? Naka-tachometer analog pa. Tapos, ano pa ba? Ganun pa rin eh. Ayun o, may slider siya. Indication na SE version. Yung likod, ganun pa rin. 150, 110 sa harap. Basically, ganun pa rin naman talaga itong ano, bagong ZX25. Parang nakapanlumo lang ngayon is nag-price increase pa to. From 410 dati, di ba, nabili ko si Deco. Ngayon, nasa 438 something na to. So actually, onti na lang idadagdag mo, kapresyo na siya ni ZX4RR na 499, no? Kaya marami na talagang tao ngayon nag-alangan bumili nito dahil dun. Though panigurado naman kasi si ZX4RR, tataas din naman talaga yung presyo niya. Baka maging 520 na yun. Pero so far, ayan, ito si ZX25R. So kayo mga tol, kung kukuha ba tayo na ito, gusto nyo ba tayaan, no? Or kuha na lang tayo ng lumang model, no? Kasi gusto ko pa rin talaga actually yung KRT, yung green, para tatak ninja talaga. No comment down below kung gusto nyo ng ZX25R. Alright, so ito na lang mga tol. Tapos na yung mga papel. At umpisa natin start. Unang start is ZX6R 2024. Dito. Kita niyo mga tol, zero odo. So talagang bagong-bago to ah. Dito sa second hand. Ayan na. Isa natin. First part. Thank you.
sa ngayon naka-check engine pa rin kasi siya. Wala pa daw dito yung ano nila, pang-remove ng transport mode. Ayan. So maya-maya, mawala na rin yung check engine. Tanggalin na rin kaya natin itong mga plastic, no? Hindi, wag na. Kasi Pinoy tayo, gusto natin maramdaman yung pagkabago ng motor, eh. Alright, so yan mga tol, 65 na. So pwede na. Unang left bump, DX6R. Look at this dude. Grabe talaga. Pagpila, stop 5 pa lang. No? Yung ito, hindi na makawala. Inline pa, iba talaga. Nakakamatapal. So yun, malintay na lang natin ma-remove yung pinaka-check engine niya. Tapos, i-first ride na natin. Let's go. Alright, so ito na mga tol. Bali, ito na yung process nila ng pag-remove ng check engine dito, which is ayan. Anong logo to po sa ibig sabihin yan? Transport? Transport mode. Transport mode. Bali yung mga ZX lineup, mga H2 lineup, yun lang yung may mga ganyan. Kaya kailangan pa nilang gamitan ng tool pang remove ng check engine. Alright, so ito na mga tol. Okay na. Bali ito, yung check engine niyang yan, pag i-start natin mawala na. So try natin. Oh, ha? Wala na. So, goods na. Let's go! First ride, ZX6R. Woohoo! Unang upo natin sa ZX6R 2450 model. Go! So, kung makikita niyo mga 5-6 ako, kalahati ng dapat kalahati ng utak. So, kaya naman 5-6. So, ito na. Let's go! Ito yung mga tol. Actually, hindi talaga siya sapin. Or rattle bike talaga natin siya mga tol. At si Deco pa rin talaga yung motor natin. Bali, gagawin lang natin siya ng mga content, videos, kung yung mga gusto nyo malaman, kung ano yung mga accessories na pwede ilagay. Pero, at the end of the day, si ZX6R 2024 natin is for rattle. Wow! Pero, may onting changes lang since nga 600cc siya at medyo mas mataas ang pressure niya. So ang pinaka ano namin is 600 per slot na siya at 1000 for 2 slot. May promo pa rin naman tayo kahit pa paano. So yun, sa mga gustong tumaya, andito pa rin yung Viber WhatsApp namin. Make sure lang na yan yung PM nyo para legit talaga. Kung wala naman kayong Viber WhatsApp, meron naman tayong Facebook page. Pwede na kayo dumiretso doon. Make sure nyo lang din na legit FB page yung ipipm nyo. Pag in-add or message kayo, ibig sabihin scam yun. Kasi kami, hindi kami yung unang mag-ppm sa inyo. Dapat kayo palagi yung una. At yun, syempre, ito na nga inaabangan nyo mga tol. Hindi pa rin mawawala yung ating pop slots. Alright. So yan, para sa ating 5 lucky followers, ang kailangan nyo lang gawin is same lang din katulad dati. I-like yung post na to. Pangalawa, mag-comment kung bakit gusto nyo nga manalo na itong CX6R 2024 model. And finally, i-share nyo yung post public para pag kayo napunot, verify natin kung talaga nga pa nasunod yun ng mga system. Pag hindi, mga take disqualify. Alright, so yun na mga tol. Yan o. Kita nyo, may plastic pa yan. Di natin siya tatanggalin hanggat feeling natin bago pa. Within this week or next week pala, the live natin, tinatikos yun yung manalang feature. So yun na mga tol. Takits. Power.